Huwag na huwag kang papayag na maging stagnant ka lang at wala kang natutunan. Parang yun yung pinagugutan ko ng motivation every time I feel like giving up. I started playing basketball when I was 7 years old. Super natatandaan ko pa before kasi dad played in the pros before. Lagi niya ako dinadala sa mga practices niya. Then habang nagpa-practice sila, may mga vacant na court din. Doon ako nagsishooting, ganun. Or minsan pa nga, after na practice, habang nag-extra siya, sumasabihin ako sa extra niya kahit di ko naintindihan yung ginagawa niya. Then, parang after like a year or two, na parang nag-decide ako na seryosohin. And at the same time, na in love na rin ako sa game kasi si dad nakikita ko sobrang passionate niya sa ginagawa niya. Natutuwa siya siya sa ginagawa niya. Na parang naging instinct ko na rin na parang nadadala ko today. Tapos, ayun, start yun na nag-ensaya na kami ng dribbling sa garahe until na natututo na rin ako mag-shoot pa unti-unti. Kaya ayun, na parang nakita ko na parang, aba, pwede rin ako maglaro ng basketball. Actually, dalawa yung masasabi kong highlight ng career ko so far. One is yung I played for Batangas. For me, representing our country is really a big opportunity na dapat di natin tinitake for granted. I feel honored every time I wear the country's colors kasi alam mo yun, sa dami-dami ng player dito sa bansa natin, nabigyan ako ng chance na i-represent yun kaya sobrang every time na I play, whether siya pa man yan, FIBA Asia or FIBA World. Hindi ako nag-hesitate na ibigay yung best ko. Like, sabi nga nila, laban para sa Pilipinas hanggang dulo. So parang, as a Filipino, sobrang kahit malaki man yan, kalaban mo or kung ano man, hindi ka mag-hesitate na ibibigay yung best mo. Sobrang nakakatuwa kasi nag-qualify kami para sa world. Parang yun yung talagang pinaka-memorable para sa akin na naging stint ko sa Batangas. Kasi yun naman yung goal namin since Yabe. And yung isang highlight ng career ko is yung I played for Lasal Green Hills. I know, 2 years lang yun. 2 years lang yung naging playing years ko dun. Pero sobrang naging memorable kasi marami talaga ang natutunan dun. Dahil na nung senior year ko, although we didn't get the goal, pero alam mo yun, alam naman namin na binigyan namin yung best namin, kaya wala kaming pinagsisisihan. Yung pinaka-criticism na hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin is, anak naman ng PBA player yan, kaya nakapasok dito yan. Kaya ka lang nakapasok dito kasi influensya lang naman ng dad mo. Yun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan ng tulang. Parang yun yung pinagugutan ko ng motivation every time I feel like giving up. Pero hindi. Siguro yung na-handle ko yun, tsaka yung iba pang criticisms. By just being positive na parang they don't know what's happening inside or like they don't know what's going on kaya sinasabi nila yun. Kine-criticize ka nila kasi may nakita sila na maganda sa ginagawa mo. Na parang, sabi yun, mas kailangan mo magtrabaho, may nakita silang kulang. Kailangan mo magtrabaho, kailangan magpa-feel sa kanila na mali yung sinasabi nila. Siguro yung pinaka-grateful for ako is yung family ko. Kasi right from the start, sila naman naging kasama ko eh. Na parang they're the first ones who believed in me. Either I'm good in this or like I'm bad at this. Sila talaga yung nakakalam. Sila yung nag-motivate sa akin. They stayed by my side right from the start. Until now, na kaya ako naging ganito ngayon kundi dahil sa kanila. Sila talaga yung pinaka-grateful ako. Advice na bibigay ko sa inyo guys is 2 things. Siguro first is don't ever hinder yourself from learning. For me, crucial yan araw-araw. Huwag na huwag kang papayag na maging stagnant ka lang at wala kang natutunan. Kasi yun dapat maging edge mo kaysa sa ibang tao. Life is a competition, you know. Dapat lagi kang may natutunan kaysa sa kanila, whether sa pag-aaral man yan, sa basketball, or tungkol sa buhay. Dapat di ka mag-worry either maliit man yung improvement na yan or malaki kasi it's still improvement. Dapat nga araw-araw may goal ka na may matutunan ka kasi yun yung maging strength mo eh. At the end of the day, you're gonna look back at yourself na parang nagkaka-edge ka kasi mas may natutunan ka sa kanila, mas naging wise ka, mas nag-improve ka. Hindi mo mamalayan yun kasi magugulat ka na lang, malapit ka na sa goal mo kasi yung mga maliliit na improvement na yun, yun yung nagdala sa'yo kung nasaan ka ngayon. Kaya small or big improvement is still improvement. Kaya don't ever hinder yourself. Like, you should be eager every day
to learn. And siguro yung isa pang advice na mabibigay ko is don't ever give up on your dream. I know it's odd na maraming kasabi na don't ever give up, pero kung ano man yung gusto mo sa buhay, kung ano man yung dream mo, go and get it. Kasi yun yung magpapasaya sa'yo. I know magiging mahirap, there will be roadblocks, there will be challenges in life, pero sabi nga nila, wala nang ibibigay si God na di natin malalagpasan eh. Alam mo yun, parang God will give you mixed signals, either to push yourself even more because you're close to your dream, or give up. Pero giving up isn't an option. Just keep on fighting because malapit ka na sa dream mo. Kaya, yun yung mga advice ko.